Hindi lamang natin maririnig ang tinig sa himpapawid paghating gabi. We'll see him in action, espousing the virtues of natural healing. Toning Guru, Johnny Midnight. Radyo ang isa sa pinakamabisang instrumento ng komunikasyon. Nararating nito ang kasuluk-sulukang bahagi ng bansa, kaya't maraming broadcaster ang nagkakaroon ng national recognition. And if there's one man who has achieved fame as fast as we can bat an eyelash, is none other than Johnny Midnight. Una siyang nakilala sa simula ng dekada 60 matapos ang kanyang pag-uulat sa pag-uho ng Ruby Tower sa Lindon. 10 years after the Ruby Tower tragedy, he kept the nation awake with his incredible incantations at the stroke of midnight. Toning and pyramids became part of the Filipinos' vocabulary. September 28, 1981, umapaw sa tao ang Araneta Coliseum. Naroon sila upang dumalot sumali sa First Connector's live toning session. Pero sa labas ng Coliseum, nagrarally ang ilang mga Kristiyano born again. Gusto nilang mahinto ang malawakang toning session ni Johnny Midnight. I remember it was 4 o'clock in the afternoon and I was rehearsing when all of a sudden I could hear booms and bangs. Sabi ko, ano yun? It rained. All of a sudden, there was a dark cloud in Cubao, you know, and thunder and lightning and rain fell on those demonstrators outside. And they had candles and they had placards with Johnny Midnight with horns and a tail, you know, and telling people not to get in. The toning session was every showman's dream performance. Garbed in a colorful priestly garment and with classical music and sonic sound in the background, Johnny Midnight emerged from a pyramidal entrance, swathed in smoke and light. He spread his arms and urged the people to drink the water of life. More incantations filled the Colosseum, with a ceremony capped by his signature theme song, Bulaklak. If I went to Araneta like this, jeans, or I like to wear short pants always, you know, with my piece, would anybody have been impressed? Would the atmosphere have been conducive? No. So I'm a showman. So I have the artist in me, and so I have to perform. Dahil nagpatuloy pa sa kanyang toning sessions, lalo pang naging kontrobersyal si Johnny Midnight. Matapos mapagaling ang ilang may karamdaman at pag-aanin ang kalooban sa mga problemado, binansagan siyang sugo ng demonyo. Ipinatigil ang kanyang programa sa radyo at pagkatapos noon ay parang bulang naglaho ang dating sikat na bida ng Midnight Connection. Pero sino nga ba si Johnny Midnight? Saan niya natutunan ang pagtotoning? Saan niya nakuha ang karisma na humahatak ng mga tagapakinig sa radyo? Attorney Jake Almeda Lopez, former boss of Johnny Midnight, has fond memories of the young Johnny. Johnny Joseph was one of our youngest and the handsomest of our radio announcers at ABS-CBN before martial law. During that decade, 1960s and the early 70s, the leading radio personality was a fellow named Johnny De Leon. Yan pang araw yan, si Johnny De Leon. Yung pang gabi naman, the shining star of ABS-CBN was Johnny Midnight. Manning the booth for Radyo Patrol reporters for their news breaks and playing agogo music from 12 midnight onwards, Johnny was propelled to prominence in 1968. Ito ay noong magkaroon ng malakas na lindol sa Maynila, isang madaling araw. At sa programa ni Johnny Midnight, unang iniulat ang pagguho ng Ruby Towers. Nag-initiate si Johnny ng isang public parang campaign for funds for the victims of Ruby Towers. So, kaya nakilala yan. Kasi pirmi siyang nasa on the air, humihingi ng tulong para sa Ruby Towers, ang daming tumulong dyan.
Binigyan siya ng Presidential Humanitarian Award of the First Order ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero di nagtagal, idiniklara ang martial law. Isa sa mga unang isinara ng diktadurya ay ang ABS-CBN. Sa isang iglap, nawala ng trabaho si Johnny Midnight. I went back to theater because I'm a Spanish actor. And at that time, there was a lot of Spanish theater work. And that's where I became a very good friend of Anastasio de Alba, who is a master chef. Mula sa pagiging radio announcer, si Johnny Midnight ay nagtrabaho bilang dishwasher, waiter, bartender, hanggang naging manager ng Alba's Restaurant. Bagamat galing sa prominenteng pamilyang Joseph na nagtayo ng kauna-unahang department store at mga sinihan sa bansa, 17 taon pa lang ay kubayod na si Johnny, kaya't hindi niya ikinahiya ang mag-umpisa muli sa mababang posisyon. I've been many things, from a tourist guide, to a taxi driver, to a telephone operator, to a reception clerk. I was a DI, because I'm a jazz dancer and flamenco dancer, so I used to teach dancing at that time. No? I was too much involved with making a living than in studying. But I would study on my own. I was